Magandang hapon po sa inyong lahat. Ngayon po alas 3 na nang hapon dito. Ngayon tatry ko magpagupit. Pagpito ako dyan. Buka ko baka bukas na ako eh. Tatapos ko lang din yung maglaba. Ayan o. Dalawang machine kasi sira ako yung dryer. Sira ako yung motor ng dryer. Ito naman din yung sira rin to. Ngayon o eh, magliligpit-ligpit lang ako ah. Lipit natin to, dahil tapos na ako maglaba. Tignan nyo kung saan ko sinampay. Dahil sa loob ako nagsasampay. Ganyan, inaanoan ko na lang unang mga pagdawa na lang ng maigi. Ganyan na lang ang nangyayari dito. Ayan o, tapos na o. Medyo ayusin ko lang ko ah. Sandit lang ko. Ayos ko ako. Kasakit kami dito, mas masarap kung magka na lang magkasakit kasi siyempre ho talagang kahit may sakit ka, kikilos ka dahil siyempre ho, ang mga kasama natin mahihiya ka ho sa kanila pero hindi naman ho sila ano, talagang tutulungan ka rin kaso nasa atin kasi ho, yung mahihiya natin ho dahil minsan ho, pagpagod na rin ho kasi sila sa trabaho, hindi naman ho tsaka hindi ho naman pwedeng palaban natin ito na talagang mahirap na ho, yung ganong ano. Kaya talagang ganitong buhay dito sa Saudi. Ano? Ako ka, ilang araw pa lang ako ha. Pero tignan nyo, kailangan kumilos. Hindi pwedeng hindi mo tayo kumilos. Kaya pagtapos ko nito, magpapagupit po ako. Ano? Tapos nito, pagupit naman. Try ko baka bukas. No. Mas pakita ko yung sampayan ko. Sabi ko sa inyo, doon ako sa kwarto ko nagsasampay. Pero banlaw naman ho maigi yun. Hindi naman ko siya, ano. Yung mga ngamoy parang gano'n, no? Mangin naman, no? Basta banlawan lang ho maigi. Yun eh, wala ho tayong magagawa kasi wala naman ho talagang pwedeng pagsampayan doon sa labas. Hindi naman ho tulad ng Pinas ho ito. Compound ho ito. Kaya ganun po ang nangyayari. Ano, lipit. Ito, mga labahan ng mga kasama ko. Ang dami pa rin, no? Sa kanila yan. Eh, siyempre, no, ang laban namin dito ay kada Friday lang ang laba. Friday ko lang ang laban namin. Ay, pakita ko sa inyo yung sampayan ko. Ano, dito din sa kwarto ko. Ano, dyan mo sa loob. Ayan ho, natutuyo na lang ho yan, alam nyo sa ano, sa AC. Sa AC na lang ho, natutuyo yan. Pero hindi naman ho maamoy. Kasi iba ho yung sabon ko, yung may aboy, ano ba tawag ho? Parang may downy ho siya na gano'n. Ngayon ho, pupunta ho ako sa pagupitan. Tatry ko po. Oh, pinatry ko lang po ah. Oh, sige po ah, eh, dyan lang ho kayo ah. Ano, punta ako sa pagupitan. Pagupitan ho, punta ako. Kailangan ho magpagupit para pagka may pasok ko. Ayos-ayos na lang lang yan. Atry ko kung bukas. Ako tayo ha. Ano ba ako makalimutan? Ano? Layo lang natin. Dito ang gupitan. Puntahan ho natin. Ayan o. Ito ha. Basta ko tayo. Ayan o. Dito na ako sa labas.
puntahan ho natin. Lupitan. Medyo hindi naman ho kasaliwan. Malapit din ho. Tignan na ho natin kung ano para makita niyo yung pagkupit niya. Ano? Ako, ang init ho talaga dito ngayon. Oh, yung init ho, maano yun? Sobrang init. Ayan o. Sana lang ho bukas. Diyan lang ho kayo ha. Ito lalakarin konti lang ho naman eh. Diyan lang ho kayo. Ano, medyo malapit na. Malapit na ho. Konti na lang ho. Dito, mga sasakyan ho dito, matitindi ho. Nagdi-drifting. Yun ho. Pero, naku. Naku, sarado ho. Sarado. Ayan ho, sarado. Wala ho tayong magagawa. Sarado. Yun ho. Sarado ho siya. Aw, baka mamaya ho yan bukas. Problema dito. Yan ang problema. Nako, problema nito. Ano to? Ano, hindi ko natin matutulungan. Sadik, malis ha. I cannot help you. Because I have operation. Huh? I cannot help you kida. Muskila, P operation hina. Mabi muskila, no? Ah, malis ha, malis ha. Wala ko eh, hindi ko sila matutulungan. Kasi yun, may operation ho ako eh. Kaya o ganun. Dito kailangan ho talaga makisama ka kahit anong lahi nila. Siyempre ho, dala ho natin yung mga Pilipino. Hindi naman ho tayo, ang mga Pilipino ganyan ho, matulong mga ugali dito namin. Lagi ho naka-smile. Kahit may problema, naka-smile. Ganyan ho dito. Sira ho kasi yung sasakyan niya, hindi tumatakbo. Kahit ako lang, nakakaya naman ho, siyempre ho. Nadaanan mo siya, nag-iisa siya, hirap, mainit. Hindi rin ako pwedeng tumulak. Dahil, hirap po eh. Maka, bumitaw ko eh. Yun ang problema. Kaya, wala, no choice ako eh. Ngayon ang ano, kagandaan ng Pilipino rito. Kahit saan mo kayo. Kung nandito kayo, mga Pilipino rito, talagang matulungin. Sa lahat ng bagay. Kahit pumunta kayo sa store, namin, ganyan ho. Kung sobra ho init dun. Grabe. Ayan ho. Ay, grabe init. Talagang, tignan nyo ang pinto rito. Kalupit. Bakal ho ito. Parang bakal ho na yata ito. Kaya dito, pag naipit siya, dali ka. Puto lang, talagang sabog ang daliri mo. Mabigat ho yung pinto na yan. Ganyan ho ka ano yan. Grabe yung bigat niyan. Ang ganda ho ang pinto, madirignan mo. Pero mabigat ho ito. Tignan nyo pag sinara ko. Ang lupit. Talagang, o. Oh. Still ho yan. Wala ko, wala akong gupit. Yun ho. Tsaka dito, nakakita nyo ang CR dito. Kaya ang hirap pong mag-adjust ng CR eh. Diba, pasilip ko lang sa inyo, alam ko. Hindi yung magandang ipaano yung CR. Pero tignan nyo lang ho, CR namin. O? Diba ho? Kaya ang hirap pong mag-CR, nagkaroon ako ng tahi. Naku, grabe ang hirap po. Humupo. Pero meron naman ho dito. Kaso ho, kung nandito na ho sila,
Nakakahiya naman ho kasi nga ho, eh, marami sila. Minsan pag may matagal ho kasi ako tumid dahil may problema ho. Maganda naman ho rin yung may siya sinang ganyan. Yan ho. Kala sa amin ho wala eh. Kaya, naku, nung nandating ko rito, kahirap ho. Kahirap magsiya. Kaya yan ho. Kaya no, tingnan nyo yung mga pagkain dito. Dami ho minsan natitira. Kapag dating nila, kain na lang. Niluluto na ho nila yan kagad. Yung iba ho, syempre ho, mga, hindi lang mga lata. Katulad ako, niluluto ko na lahat para pagdating ko, init na lang. Kasi bukas naman ho yung AC. Yung AC na ito, bukas. Ito, may kwento ho itong bagahe ko eh. May kwento ho ito. Makita nyo ho yung bagahe ko na yan. Nung babe, napulot ko yan sa isang sasalam, sa isang Salam Hyper. Ano yan? Trolley ng bata. Kasi yung asawa ko, buntis pa ho nun. Kaya sabi ko, pagka nakanganak yung asawa ko, ipadadala ko ho yan. Pero maganda ho trolley yan. Maganda ho yan. Ngayon, ang pagpinadala ko yan, pamimigay ko na lang sa mga kapitbahay o pamangring ko. Ganun. Ganun ho, mangyayari yan. Kaya ho, ngayon, nung lumabas na ho yung bata, nung anak ko, wala, hindi ko mapadala-padala. Kasi ho, bakit ho? Kasi ho, kailangan ho na ho punuin eh. Sayang naman ho na ipapadala mo ng ganyan, hindi mo pupuno. Eh, minsan ho, nakapagbabagay na rin ho ako. Eh, hindi ho mag... Hindi ho, parang alangad ho kasi yung laki niya, yung lapad niya, hindi mo masiksikan. Kaya sabi ko, tsaka na. Hanggang humabot ho, ayan. Alam mo, ilang taon na ho yung anak ko? 3 taon na ho, nandiyan pa rin. Pero mo, 3 years na ho yan. Pero siguraduhin ko na ho, mapapadala ko na yan. Pero pamimigay ko na lang ho. Maganda ho yan, trolley. Sa mga pambaby ho. Maganda yan. Yun no. Ayun no, pasok na ho ako dito. Eh, wala. Wala akong gupitan. Hindi mag-relax na ho ako. So, dahil alas pas na ho. Maganda na ho. Ayun no. So, paano mga kabayan, maraming salamat po sa mga nanood, sa mga nanonood ng aking video. Alam niyo ho, talagang natutuwa rin nga ho ako dahil may nanonood. Tuwa talaga ako, deep inside, tuwa ako sa inyo. Nanonood kayo. Ganun no. Kaya ho, ito. Ayan o, tingnan nyo yung first aid kit ko. Ayan o. Ito, galing ho rito kasi sa banda. Ayan o. Ang dami kong face mask o. Yung mga face mask mo na yan. Ito o, ang dami o. Inihingi ko lang ho yan sa store. Kada punta sa store, mababait naman yung mga manager eh. Inihingi ko yan. Kasi ang laki ho ng multa rito pag hindi ka nakamask. Ganyan ho. Oy. Pahinga-pahinga na muna oh. Matulog. Dalawang oras tas gising mamaya. Sige ha. Salaming salamat ha. Pag ano na lang oh. Ayun oh, yung pangalawa kong ituturo, pinag-iisipan ko pa ko kung ano eh. Kasi oh, ang totoo niyan, talagang mahirap din oh ang mag-setup. Alam nyo, hindi nyo na itatanong, kaya minsan, i-assemble ko pa ho ulit yun. Kasi gusto ko, pag in-assemble ko ho, hindi ho siya magka-abirya. Kasi ang problema ng abirya ho, pag nag-abirya ho, may nagluso sa ginawa ko, mahaba po yung oras. Kaya ho, ginagawa ko, nire-reset ko ulit yung video ko. Para ka rin ho palang artista. Kasi babalik ka sa umpisa, kung saan ka nang galing doon, balik ka. Minsan ho, alam mo nyo, nakakailan ho ako? Nakaka 3 times. Kasi ho, minsan pag pindot ko, ayaw gumana. Hindi ko naman pwedeng i-trace ng, ano, kasi ho, matagal din ho, hahanapin ko yung oras ho eh. Kasi ho, yung cellphone ko, hindi ho makapag-upload ng medyo malalaking umaabot ng mga 25. Parang hirap na ho siya. Ngayon ho, hindi pa ho kasi ako nakakabili rin ho ng memory.
Kasi gusto ko kasi talagang maituro ko sa inyo lahat. Yung mga nalalaman ko, kaya nga, hindi naman ako talaga kagalingan sa electrical, pero proud na ako sa sarili ko. Talagang proud na ako. Dahil, biro nyo, nung dumating ako dito, talaga 20% ang electrical ko. 20%. Talagang sabihin ko sa inyo, unang dating ko rito, yung kalabog ng dibdib ko. Pag nandyan ho yung amo ko, nakunaryo, isasama niya ho ako. Naku, yung dibdib ko parang, naku, patay. Minsan ho, nangyari sa akin ho yan, nandun ako sa store, nag-shutdown ho. Talagang nawalan ho ng power. Alam niyo yung ginawa ko? Dahil bago lang ho ako noon ha, eh, nagtago ako. Eh, no, chuchu ko kasi hindi ko alam ang gagawin ko. Hindi, nagtago muna ako sa likod. Kasi yun, naisip ko, hindi ko talaga alam pa nung una. Kaya nga, yun ang sinasabing kung paano mo tatanggalin yung tension mo sa trabaho. Pinagtaguan ko yun. Ngayon, no, ang kagandaan nito, hindi magtago na ako, kasilip-silip ako. Bigla ako nagka-power. Buti na lang ho, yung generator ho, at yung normal power, walang naging problema. Nag-transfer. Yun ho ang lucky. Kasi kung hindi ho nag-transfer ho yun, spiyado ho, tatawag ho yung amo ko sa akin. Ganun ho. Pero mabait ho yung amo ko. Kaya pag, kasi lagi kong sinasabi sa kanya, tinatanong niya ako minsan, oh, alam mo ba to? Alam niyo ang ginagawa ko talaga ho, hindi ako nagsisinungaling. Sinasabi kong, sir, medyo hindi ko alanganin ho ako. Kasi once na sinabi mong alam mo, tapos nasubukan ka niya, mapapahiya ka ho. Mas maganda ho yung sinasabi mo yung totoo sa trabaho mo. Kasi ang problema ho niya, yung madisgrasya ka. Yun ang pumapasok sa isip ko. Tsaka noong time na ho yun, handa na ho ako kung hindi ho ako i-accept. Kasi 3 months ho yan eh. Kung hindi ako i-accept, pauwi na ko, okay lang ho. Kaysa ho madisgrasya ho ako, di ba ho? Kaya ginawa ko ho, in-improve ko nga yung sarili ko. May nagbigay sa akin ng idea tungkol sa mga dyan. Kasi nga yun tinatawag na, nung may kasama akong challenge, tina-challenge kami, doon ho nag-isip pa ko na kailangan i-improve yung sarili ko. Ganyan no. Kaya nga sinasabi ko sa inyo, kailangan interest. Wala ho sa taong hindi magaling na nag-i-interest, yun ho ang kailangan nyo para matanggal nyo yung takot nyo sa dibdib nyo, yung tension. Ganun no. Yun lang ho ha. Kaya nga, kailangan lang talaga gawin natin yung ganun. O paano, basta ganun ho, lagi nyo tatandaan, faith lang ho sa God, at God will make a way. Talagang siya ho ang magbibigay sa inyo ng tamang daan. Ganun ho. Salamat ho. Thank you sa mga nanonood ha. Maraming salamat ho sa pagganon nyo sa panonood nyo sa akin. Na hindi ho kayo, kahit di ko kayo nakikita, salamat ho. Thank you. Bye.